Hi guys! It's me, Angel, and welcome back to my channel! Bago tayo mag-proceed sa ating video for today, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button and i-click mo na rin ang notification bell. Just one click of subscribe, guys! Masaya na ako! So, click na! Okay, guys! So, ang video na to ay bagong program ngayon na in-offer na naman ni SSS. Before nakapag-offer na sila nito, guys, and nag-offer ulit sila ngayon. Ang program nila, guys, is SSS Consolidated Loan Program with condonation of penalty. Dati kasi, ang haba, guys, no? Dati kasi ang term lang nila dito, SSS Loan Condonation. Ganun lang. Kaya ngayon medyo nabubulol ako kasi ang haba nun na. Ba na yung term niya? So, ito, guys, yung program na ito ay para doon sa mga members na sobrang tagal nang hindi nakapagbayad kay SSS at nagkapatong-patong na yung mga penalties doon sa kanilang loan. Principal amount mo and then yung interest mo na i-consolidate nila and then yung penalty mo naman, yun yung ipapasok nila, yun yung i-condone ni SSS. Ang coverage nito ng kanilang program ay una, yung sa may SSS salary loan, calamity loan, emergency loan, and restructured loan. Question number one, ano bang mga eligibility requirements? Una, guys, dapat meron yung loan mo is more than 3 months mo nang hindi nabayaran. Yun, pwede ka nang makapag-apply dito kay SSS. Second, dapat hindi ka pa nakapag-grant ng benefits like permanent disability and retirement plan. Third, not qualified due to fraud against SSS. And fourth, guys, ito isa rin sa mga importante pag wala ka nito, hindi ka rin makakapag-apply. Dapat meron kang active My SSS account. Kung wala ka pang SSS account, guys, gumawa ka na, and kung hindi mo naman alam paano gawin, just comment below, guys, para magawan ko siya ng separate video tutorial. Paano ba mag-apply kapag meron ka ng My SSS? Okay, panoorin nyo to, guys. Punta ka lang sa Google and then i-search mo sa SSS online. Yan. Gusto ko, guys, naka-desktop site ang aking cellphone. So, pag gusto nyo rin ng ganon, i-click nyo lang tong dot, tatlong dot sa taas. Ayan. Tapos, i-check mo itong desktop site. Ayan. So, naka-desktop site na tayo, guys. Pupunta ka lang sa member. And then, ilalagin mo na yung user ID and password mo. And then, sign in. So, dito, ito na, guys. Nakapasok na tayo sa My SSS account. So, ang gagawin mo lang dyan, i-click mo yung e-services. Basta, all you have to do, guys, i-click mo lang yung e-services. And then, yung second, ito, yung pangalawa, guys, yung loan. Pag-click mo yung loan, okay. Pag-click mo tong loan, guys, ayan, may makikita ka dito sa gilid. Apply for salary loan, calamity loan, pension loan, and apply for loan penalty condonation. So, ang i-check mo yan, guys, is yung sa pang-apat. Yung apply for loan penalty condonation. Ayan. So, sa akin, guys, ganyan yung lumalabas dahil wala akong pending wala akong unpaid loans kay SSS. O, diba? Sana all. Charot. Okay, so, yun, guys, sa aking SSS, wala kayong makikitang statement of loan balances, no, doon sa consolidated loan kasi wala akong pending loan kay SSS. Diba? Sana all. Char. Pero, kung ikaw ay eligible naman, ang makikita mo, guys, ganyan. So, may makikita ka dyang preferred term. Yun ang kiklik mo yan siya kasi pipiliin mo kung installment plan or one-time payment ka. And then, makikita mo dyan sa baba yung consolidated loan, yung restructured loan. Ayan. Guys, kapag mag-apply kayo na ito, guys, bago nyo i-proceed, make sure na kaya nyo siyang bayaran.
makikita naman dyan yung computation eh. So, ma-evaluate nyo yung sarili nyo kung kaya nyo ba talagang bayaran. Kasi iba ang payment terms dito sa program na to, guys, compared sa mga regular lang na payment loan. Mas shorter kasi yung payment terms niya eh. Kaya, just in case lang na hindi nyo kaya, kayo na rin bahala. Question number 3, paano ba ang payment terms? Meron kang dalawang option. First option is the one-time payment. Second option is the installment plan. So, yung one-time payment, guys, you only have to pay the whole, kung magkano yung amount na nandun sa consolidated mo within 30 calendar days upon receipt of the approval notice from SSS. Second, sa installment plan. Pag installment plan naman yung pipiliin mo, guys, yung 10% dapat bayaran mo na siya kay SSS within 30 calendar days upon receipt of the approval notice from SSS. Yung remaining, guys, yun na yung may mga terms na siya doon. Okay? For example, ang consolidated mo above 5,000 to 10,000. Ayan, meron kang 6 months na to pay para dyan sa, yan, sa loan mo. Above 10,000 to 18,000, you only have 12 months to pay. Above 18,000 to 36,000, you only have 24 months to pay. Above 36,000 to 54,000, you only have 36 months to pay. To 54,000 to 72,000, you only have 48 months to pay. Pag more than 72,000, you have 60 months to pay. Ayan. So, ganun yung terms of payment niya, guys. In the event na si member ay magpa-file bigla ng permanent disability or retirement plan, pero may mga balance pa siya, guys, kay SSS, expect mo na, guys, sa ibababawas ni SSS yung mga due mo sa kanila. Diba? Kaya hanggat kaya mo nang isettle, isettle mo na yan, guys. Question number 3. May interest and penalty ba si SSS sa mga consolidated loan? Yes na yes, meron siya, guys. Kapag naka-installment ka, ang interest niya is 10% per annum, so per year, 10%. And then, guys, kapag ma-delay ka naman ng mga payment, ang penalty naman doon is 1% per month. Question number 4, may default din ba dito kay SSS na mangyayari? Yes, meron, guys. Consolidated loan shall be default in the time na hindi nabayaran yung agreed payment nyo kay SSS, yung full time tsaka yung down payment. Second, non-payment of obligation for more than 6 accumulated contributions. Failure to pay in full the installment plan. And lastly naman, kapag meron kayong mga violation against SSS. Last question, ito yung pinaka-aantay mo. Alam ko, inaantay mo to. Okay, last question, makakapag-loan ba agad kay SSS kapag nabayaran mo na in full yung iyong mga due? Yes, guys. Pero, after 3 months pa siya from the date na nag-full ka kay SSS. Na full payment mo na si SSS. So, after 3 months pa, guys. So, hindi agad-agad. But excited. Tsaka. And, kapag mayroon ka naman mga default kay SSS, guys, makakapag-loan ka pa after 2 years. Ayan. So, make sure talaga, guys, dahil pinili mo to, pinili mong mag-apply ng consolidated loan, make sure na masunod mo yung terms of payment nyo, guys, and mabayaran mo talaga siya, walang delay at all. Yun lang, guys, ang aking video for today. Kapag meron kayo mga questions, just comment below. And guys, bago ako magpaalam, konting reminders lang, ayan. Kung hindi nyo naman, guys, kailangan mag-loan. My gosh. Huwag na kayo mag-loan. Ano ba? Ibahin nyo na yung mindset nyo, guys. Before kasi, meron akong narinig. Siguro, yun din yung naging advice sa kanya or may nagsabi sa kanya. Na kapag mag-loan daw na mag-loan, guys, tumataos daw yung benefits na makukuha. My gosh, that's not true. Kaya tayong mga members ay i-encourage kasi
yung interest na yun, guys, doon sila kumikita, yun, madadagdag yun sa income nila, sa revenue nila, whatsoever. Alam nyo, guys, i-share ko na rin, ha? Panoorin mo muna, huwag ka na mag-leave, ano ba? Share ko na rin, guys, ha? Itong mindset na to, guys, na huwag kang mag-loan pag hindi naman kailangan. Natutunan ko to sa first job ko, doon sa AVP HR namin, sa Assistant Vice President HR namin, guys. Shout out to Miss Ma'am Joyce Alcoreza. Hi, ma'am. Kung naalala mo pa ako. Ayan, guys. So, as in, tumatak talaga yun sa isip ko, yung mga salita niya na yun, guys. Until now, na-absorb ko yun. Ayan. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo. Ay, sorry. Nakalimutan ko. October 4 ang effective date ng application, guys, ng SSS loan condonation. Thank you. Bye.